Hello everyone! Today is a very special day because our episode po for today is sponsored by Paradise Garden Resort Hotel and Convention Center, Boracay! In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game. Yes guys, so di ba nakakakilig sabihin na sponsored yung video natin for today. So I would like to thank Miss Amy na naging tulay para matuloy itong collaboration na to. And kay Miss Anne for assisting me here. So in this episode po, ipapakita ko po sa inyo kung bakit kapag ka buong family kayo or malaking grupo kayo or company outing man yan or ano pa, bakit dito ang perfect for you. Pero bago yan, sa mga hindi pa rin po nakasubscribe dyan, please do subscribe at hit nyo na pang notification bell para po updated po kayo sa lahat po ng videos na ating i-upload. How I like rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks. So guys, dito natin sisimulan ng ating tour. So ito yung pinaka-entrance nila dito sa main road. So ayan guys, nandun nakikita nyo, meron doong budget mart ng Station 3. So ito, paglagpas lang ng konti, nandito na yung Paradise Garden Resort Hotel and Convention Center. So pasukin lang natin guys, tara let's. Pero sila nyo naman, pagpasok na pagpasok nyo pa lang, talagang parang forest na. So kaya ang sariwa nung hangin. Pagpasok nyo dito sa may kaliwa, nandito yung kanilang reception area. Nandito yung lobby. So dito kayo mag-check-in. So tara, pasok tayo. Papakita ko sa inyo. So guys, ito yung pinaka-reception area nila. Ito yung lobby. So dito kayo mag-check-in. So guys, look, diba? Ang laki nung area. So sure na hindi kayo rito magsisiksikan. Ay guys, ang ganda. Pati yung lighting niya, ang ganda. So, di ba? Para kang nasa may loob ng napakalaking spa. So, dito pa lang sobrang nakaka-relax na. So, pwede kayo rito maupo while waiting for your room. Kasi pag nag-check-in kayo, pag-itay muna kayo ng kaunti para ma-prepare yung room ninyo. And then, hihahatid talaga kayo. Kasi guys, sa sobrang laki nito, talagang nakakaligaw talaga siya. As in. Labas na tayo. So, nakita nyo na, ito yung pinaka-lobby nila. And then guys, ayun na merong ATM machine. So, labas na tayo. So, iikot ko na kayo sa buong resort. So, sa totoo lang, naikot ko na to. Pero hanggang ngayon, naliligaw pa rin ako. So, ganun siya talaga kalaki guys. And guess what guys, meron tong limang swimming pools. So, ganun talaga siya karami. Guys, ito yung kanilang restaurant dito sa may loob. So, dito bukas yung ating buffet breakfast. So, bukas ko na kayo rito iikot. Kasi dito naman tayo magbe-breakfast bukas. Pero just to show you lang, look, meron ditong tindang roasted chicken. So, pwede na rin kayo hindi lumabas, di ba? And then, meron ditong mga slices of cakes kung mahilig kayo. And then, guys, sisimulan na natin ang swimming pool hunting. So, ito na yung unang-una. So, yung unang swimming pool na makikita nyo, ito yon yung nasa may kanilang restaurant sa loob. So, ito yung swimming pool nila. So, yan yung swimming pool number one. Now, look, guys, papunta naman tayo sa may swimming pool number two. So, ayun yung swimming pool number two. So ito, mas masarap ditong maligo kasi syempre doon, di ba, parang restaurant. So medyo nakakahiya namang maligo. So ito dito, oh, look guys, meron din ditong swimming pool at walang naliligo. So dito pa lang guys, meron ka na kaagad ditong isa, dalawa, and then tatlong pool. So kung yung palang kaagad, oh, meron ka na kaagad ditong tatlong swimming pool. So, tuloy pa tayo guys, ikot-ikot pa tayo. So, meron ako ritong brochure para medyo makabisado ko kasi sa laki niya talaga guys. So, kailangan niyo talaga ng mapa para hindi kayo maligaw. Ganon! So, alam niyo ba guys na 4.6 hectare yung lupain pala to na parang nasa may tropical village ka. So, ganon na ganon talaga yung vibe. Tignan nyo naman guys kung gano'ng ka-green dito, di ba? Parang forest na forest. Nakasariwa talaga nung hangin. Paling ko na siguro yung face mask ko. Wala naman ditong tao, di ba? So, ayan guys! Ang sarap ng hangin dito guys. Kasi nga, imagine, punong-puno ito ng mga halaman at saka ng mga puno. Ito na guys!
Ito yung kabubukas lang nilang pool area na binuksan nila noong July. Guys, merong slide. So, diba, saan ka naman nakakita ng resort dito sa may Boracay na para kang nasa may loob ng isang water theme park? Diba, ganun? So, talagang pang-pamilya siya. So, surely, may enjoy ito ng mga bata, ng mga kids ninyo. Kaya kung family talaga kayo, I recommend you to stay here. Meron silang two slides. So yung nakikita nyo yun, yung mas mataas, para siyang nasa may three floors. And then, eto naman, yung medyo mababa, nasa two floors yan. So, ganun yun. So, kayo, bahala kayo kung saan yung mas kaya ninyo. So, look guys, ito, o, diba, kiddie pool talaga siya. So, may enjoy talaga dyan ang mga bagets. Guys, meron ditong pa-bridge. So, lusong tayo ng very light. So, eto guys, o, look. So, diba, hindi na ako nakatiis. Talaga naglusong na ako. So, eto guys, so look, para ditong may lagoon. So, pwede kayo ritong maligo, mag-swimming. And then, eto yung kabila. So, may partition pa yan. And then, nandito yung slides. Tapos, meron pa doong pool bar. So, diba, lahat nandito na talaga. Guys, ito yung kanilang pool bar. So, tignan nyo naman sila, mami. Enjoy na enjoy, diba? Lakad na tayo. So, lalabas na tayo sa may pinaka-beachfront. So, ayan guys, yung room ko nandoon sa may second floor. Guys, kayo na bahalang tumingin ulit ng price. So, tingnan nyo kung saan kayo mas makakatipid. Kasi, based sa mga nakita ko, ang pinakamura talaga sa may Traveloka. Sa may Traveloka, yung superior room, nasa may 1,400 lang last time. So, tingnan nyo mabuti. And then, kapag kakasama yata yung breakfast, parang nasa may 1,800 or 900 lang. So, depende talaga. Madalas naman mag-promo si Traveloka. So, check nyo lang from time to time. Guys, so palabas na tayo ng beachfront. So, dito daw yung daan. So, susundan lang natin. So, ito daw yung daan papuntang beachfront. So, tara, let's! Papansin nyo talaga guys, yung mga nag-check-in talaga rito, as in whole family talaga sila. So katulad ng mga nasa likuran ko, nakikita nyo ba? So diba? Kasi nga talagang may enjoy dito ng mga kids, kasi nga merong swimming pool, merong slides, and then sa totoo lang guys ha, saan ka naman makakakita ng beachfront hotels na ganun talaga siya kamura. So kaya no wonder kung bakit ganun karami na nag-check-in dito kapag the whole family, para mas makatipid talaga sila. And yet, mas ma-enjoy nila yung buong facility and amenities nitong hotel na to. Ayan guys, tanong ko na, nandito na tayo sa may beachfront. So, ito yung pinaka beachfront restaurant nila. Ito yung Sunset View. So, meron sila rito yung buffet lunch, which is 550 pesos. And then, yung itatry natin, yung kanila namang buffet dinner, which is only 850 pesos, guys. And mind you guys, doon sa 850 pesos na yun, only drinks na rin and only beer. So, saan kayo makakita noon, di ba, yung mga buffet dinner kasi dito, usually hindi kasama yung mga drinks. So dito kasama na rin talaga. Guys, ito na yung kanilang beachfront area. Look! O diba ang ganda? So no wonder kung bakit ito tinawag na sunset view. Kasi talagang maganda rin dito yung view ng sunset. So diba ang sarap lang dyan mag-cocktails, tapos kumain habang waiting for sunset. So yun nga, itatry natin yung kanilang buffet dinner. So huwag kayong mag-alala, bubusugin ko ulit yung mga mata ninyo. So look guys, gantong kaganda yung kanilang beachfront. Diba ang lawak? Grabe, ang ganda talaga ng Boracay. Ito na naman tayo sa ang ganda ng Boracay na hindi na tayo matapos-tapos. So, ang maganda kasi rito talaga sa may Station 3 na mga hotels, yung mga beachfront nila, hindi pa talaga sila ganun karaming tao. Hindi siya ganun ka-crowded. Unlike doon kasi sa may Station 2, hindi ko nga alam kung makikita ng camera nyo. Makikita nyo kaagad yung difference. Doon sa may part na yun, no guys, so ang daming tao naliligo. Pero dito, sa may part na to, dito sa may harapan ng Paradise Garden Resort, look, ang konti lang nung naliligo. And then guys, here, meron uli dito ATM machine. And then tapos meron sila rito ng spa. So ayan o, Paradise Garden. So meron dito ng spa, so pwede kayo rito magpa-massage. Time, iro-room tour ko naman kayo. So tara, let's! Guys, nandito na tayo sa may lift.
So bago tayo pumunta sa may room ko, akyat muna tayo dun sa may 6th floor kasi papakita ko sa inyo yung rooftop. Ayan guys, nandito na tayo. Actually hanggang 5th floor lang siya. Pero syempre pag inakyat pa natin to, magiging 6th floor. So ipapakita ko lang sa inyo kasi sabi ni Miss Anne, pwede naman daw dito umakyat kahit hindi kayo dito naka-stay sa mga rooms na to. So parang dagdag attraction to. Kasi ang ganda ng beauty ito guys, nakita ko na kanina. So tara, dadalin ko kayo. Guys, sabi nga pala, yung mga nag-i-stay daw dito, usually, yung mga super VIP talaga. So, VVIP. So, yung mga senator daw, ganyan. Yung talagang mga nakakaangat-angat sa buhay, guys. So, look naman, bakit naman hindi? Guys, look! Ang ganda ng view! As in, makikita nyo talaga yung dagat ng Boracay here na almost 360 degrees talaga. Makikita nyo siya talaga. Diba sobrang ganda ng view? So ayan, ramdaman natin kahit papaano kung paano maging VVIP. So tara, let's baba na tayo sa room ko dahil iro-room tour ko na kayo. Yung room nga pala napunta sa akin ay Grand Paradise Deluxe. So guys, nandito na tayo sa ating room. Ito yung ating room. Ang room natin ay 271. So guys, bago kayo dito pumasok, ayan, nakasealed talaga ito. So syempre kanina pumasok na ako kaya wala na. So alam yung sinasanitize talaga siya everyday. So tara, let's pasok na tayo sa room natin. So guys, nandito na tayo sa loob ng ating room. So pagpasok na pagpasok nyo, ang mapapansin nyo kaagad, napakabango talaga nitong room na to. As in, alam mong laging nililinis. And then, ang lamig ng aircon. Sisimulan na po natin ang ating room tour. So guys, talagang napaka-aliwalas niya. So makikita nyo naman siguro sa may camera ko, di ba ang linaw-linaw? Kasi ang aliwalas talaga nitong quarto na to. But anyways, ito na yun. So dito sa may kanan, nandito yung kanilang cabinet. So meron ditong mga hangers. So, pwede nyo na kagad i-ready yung mga OOTD nyo for tomorrow. And then, guys, ito, oh, meron sila ditong flashlight. Ay, my gosh. Na ano pala siya? Na magnet. Okay. So, meron ditong safety deposit box. And then, meron ditong sleepers. Dalawa. Yan. And then, meron din sila ditong umbrella. Nakita ko dito, ayun. So, here's the umbrella. Guys, dito, nag-provide naman sila dito ng mga complimentary coffee and tea. So, meron din ditong creamer. And then, syempre, meron ditong initan ng tubig. And then, over here, meron ditong mini fridge. So, huwag kayo masusurprise kasi may laman yung fridge nila. Pero, syempre, may mga bayad to for sure. So, huwag din kayong iinom kasi masusurprise kayo. So, kung gusto nyong bumili, inumin nyo lang ito and then babayaran nyo ito pag-checkout ninyo. Ito yung complimentary water nila nandito sa may pichel. So, ayan. Ito yung pwede nyong inumin for free. Tayo. So, dito sa may kanan, nandito yung kanilang toilet and bath. So, ayan. So, separate yung bath and toilet nila. Ang linis, guys, and ang bango. So, pasok tayo. So, ito yung kanilang shower. So, pwede nyo siyang isara. And then, meron siya, of course, hot and cold shower. And then, syempre, ito yung kanilang trono na meron ding bidet. And then, ito yung kanilang vanity mirror, guys. Ang laki, guys! Tapos meron ditong dalawang bathrobe. So, ang dalawa talaga to. So, hindi kasama sa Enzo. So, sorry siya. Hindi niya to ma-experience. And then, meron din dito mga toiletries, guys. So, kompleto. Meron ditong shaver. Alam niya, natutuwa ako kapag yung hotel nagpo-provide ng shaver. Kasi, di ba, minsan nakakalimutan natin yan. Eh, ako ang daling tumubo ng mga sumpa. Alam niyo na. So, meron ditong conditioner, shampoo, and then meron ding soap. So, kompleto yung kanilang toiletries. Tayo. So, dito, paglakad nyo pa, pagpasok nyo pa ng konti, meron dito isang full-length mirror. Yung matawag doon? Hindi ko alam. Actually, ginaya ko lang, narinig ko lang. So, basta yan. So, whole body yan. So, pwede nyo munang i-check yung OOTD nyo bago kayo lumabas. And then, dito, meron ditong table and chair. So, dito, pwede kayo ditong kumain or mag-coffee.
And then guys, dito may malaki rin ditong TV. And then here, meron naman dito parang working table na may mirror din. Oh. So kung nag-work from home kayo, maganda ditong mag-work. And then, na-check ko na yung wifi. So far so good. Lumabas ako doon sa may pool area. Kanina nakakasaga pa rin ako ng wifi. So puwera usog. So if ever, isa ito sa may pinakamalakas na wifi na napag-istayan ko dito sa Boracay. Guys, so huwag na natin patagalin pa. Unahin na natin tong kama. So kilala niyo ako kapag nag-room tour tayo, 'di ba? Usually hinuhuli natin yung kama. Kaya lang kasi ang ganda ng view ko doon sa may balcony. So 'yun ang huhulihin natin. So ito na yung aking beds for tonight. Yes, beds, because I have here 2 queen size beds. And then guys, tignan nyo naman, ang unang ko, bali 6. So mag-isa lang ako rito, lahat 'yan sa akin. So napaka-comfortable niya, guys. Malambot na, ano ba yun? Parang, basta iba talaga yung minsan no, yung standard ng hotels. Alam niyo yung malambot na hindi ka naman lulubog. So yung parang lambot na tamang-tama lang. So ayan, so ang ganda diba guys? Napaka-komportable, ang sarap matulog. Labas na tayo sa ating balcony. Pero bago yan, hinaan muna natin yung aircon. Naka-18 lang to ha, pero super lamig na. So, hinaan lang muna natin ng konti. Ayan. So, guys, ito na yung ating balcony. Grabe, guys. Ang ganda ng view ko talaga rito. As in, ang sarap lang dito maupo. Ako, dito ako magkakape. Kung nag-work from home man ako, nagla-laptop ako. As in, dito talaga. Kasi ang ganda talaga ng view ko, guys. Here's the view from my balcony. So makikita nyo rito yung bagong gawa or bagong bukas na pool. And then look guys, kung gaano ka-green dito, di ba? So imaginein mo, nandito ka sa may loob ng isang resort sa may Boracay. And then merong ganyan, merong slides. Tapos ganito parang nasa may loob ka ng forest. Di ba? So dito pa lang, kapag ka nag-stay kayo dito, yung loob pa lang nitong resort, may enjoy nyo na siya. Kaya, kung kayo mag-stay kayo rito sa may Paradise Garden, make sure na at least 2 nights talaga dapat. Para yung one night nyo or yung one whole day ninyo, parang dito lang, masusulit nyo na kaagad. Kasi dito parang sa may resort, talagang mag-e-enjoy na kayo bago kayo lumabas doon sa may beachfront. Again, maraming salamat po ulit sa Paradise Garden Resort Hotel and Convention Center Boracay for this sponsored video. So sana po nag-enjoy po kayo at alam nyo na by this time kung ano ang i-expect ninyo kapag dito po kayo nag-stay. Hanggang sa muli, magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod natin travel vlogs. Bye everyone!